Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to once again render public service in the field of law for our countrymen, or yung pagbahagi ng aming kaunting kaalaman sa larangan ng batas, brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa ng mga abogado at isang profesor sa maraming law school sa ating bansa. Okay, ang topic, mayroon ng discussion ito na kapareho, katulad. Pero ito, nangutang itong tao. Nangutang. Ang utang ay 20,000. Okay. Nabayaran ba? Ay, bay matino naman ito. Nagbayad. Abay, ang bayad inabot na ng 60,000. Wow. Pero itong nagpautang ay naniningil pa. Kulang pa daw. So aabot na ang singil sa kanya, nabayad na yung 60,000, iabot ng 100,000. Okay, so ang tanong ko, naisulat ba? Nagkasulat ba ang inyong agreement sa pagbayad ng interest? Eh, hindi daw. Well, ayon sa Civil Code, no interest shall be due unless the stipulation or agreement in agreement for the payment of interest for the loan has been expressly agreed upon, stipulated upon in writing. So sabi ko, wala kang tungkuling magbayad ng interest ng ganyan. Pero mo, 20,000 lang yung utang, naging naibayad, 60,000 na, at sisingilin pa. Dapat kung sakali man na may utang, may interest talagang babayaran, well, ayon sa Civil Code, ang babayaran iabot lang ng 6% per annum. Pero kung makarating sa hukuman at ang sasabihin ng hukuman ay nasubrahan yan, ang interest unconscionable, ipupwedeng pababayarin din ng hukuman ang nagkautang ng interest up to 12% per annum ito. Nakatulong na naman itong aming club, the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.